afternoon, everyone. Teachers, classmates, good afternoon to all of you. This is the presentation of Group 1, which is Pre-Industrial Age. Pag sinabing Pre-Industrial Age, ito was the time na mahina pa ang communication ng mga tao. O wala silang ginagamit na technology in terms of communication. But then, ganoon una na-discover ang paper ay galing sa paper. Papel ay galing sa leaves or dahon ng trees. The same time, fire or apoy na parang gikud-kud-kud sa sariling bato. At the same time, yung mga weapons na galing sa mga metal, iron. So yun, una nagsimula na ma-discover yung mga weapons, tools, paper, and etc. But then, pre-industrial age, in 1780s, 1700s, sa 1700s, hindi pwede na pumara pronunciation niya. So, it's the time na wala, wala pa lang silang alam in terms of communication, urgency information to each other. But then, may mga steps sila na, may steps na natutunan sila magbasa. But before that, I explain it later. So, pre-industrial age, like what had said, wala pang communication. Pero, ang pre-industrial age, ang communication nila in that time, they occur. And, kung nangyari yan, 1750 to 1850. So, nangyari lang, doon lang umikot ang pre-industrial age dahil nabago naman ang civilization. So, in that time, pre-industrial age, dumating sa punto na, in that communication, paano nagkaka-communicate sila in the way of they talking to each other in face-to-face conversation. And then may mga primary silang ginagamit. Primary method using sensing information like storytelling. So, kinakwento nila sa maraming tao yun. Yun ang storytelling. So, ang first step na nangyari sa kanya or na-invento nila is yung painting in caves. So, nakadraw sila sa mga kuweba. So, through that paint, they emphasize the situation kung anong meron sa kanya, kung anong gusto nila ipaliwanag. The same time, sa mga paint na yon, nakikita yung mga, through using colors, other, etc. is naiintindihan ng mga tao kung anong gusto na ipaiwating. Like for example, if you're using the color red, di ba? Pag gumamit ka ng color red, is hindi magandang symbolization niya. Like war, or nagbabarilan, or basta hindi maganda. So, gumagamit silang different color para madali ma-emphasize o maintindihan ng mga tao yon. Sometimes, kapag nag-draw sila ng, halimbawa, kapag gusto nila yung pahihwating is event, happiness, masaya, mga pesta. So, nag-draw sila ng mga sasaya ng mga tao, sometimes animal flowers, para madali maintindihan. Kapag ang draw naman nila is yung mga animals na may mga war or mga sungay, then nilagyan ng colors na red. So, they emphasize naman na hindi maganda ang kalagayan or situation nila. Next step naman is clay tablet in Mesopotamia. Then yung second step naman, pero in that state, hindi pa rin sila marunong magbasa and magsulat. Through painting pa rin siya. Pero, ginagamit nila is yung bato na bato, pero malambot muna bago nila susulat. Malambot yun siya bago sinusulatan. Malambot siya before sinusulatan. So, after napaintingan yung bato, so, binabad sa araw para tumigas siya. Pero, ang ginagamit nilang pansulat or pang-paint
is styrus. Ang styrus, it came from the hardwood. Yeah, wood ba? Wooden? O matitigas na kahoy. So, okay. Next step naman, as napabago naman after ng tablets sa Mesopotamia, nabago naman ang civilization. Which is, dumating naman na ang tuntong reproduced in Egypt. Reproduced in Egypt in 2500. Okay. Reproduced in Egypt in 2500 BC. So, yan yung time na may mga tao na marunong magpasta, magsulat. Pero, some of them, most of them, is nag-painting pa rin sila. Kasi di pa rin sila marunong magsulat. After ng papyrus in Egypt, sinabago naman ng civilization nila. Which is, dumating naman ang Acta Diurna in Roma in 130 BCE. So, dyan na yung time na marunong na sila magsulat, magbasa, and then, yes, marunong na sila magsulat para para ipadala sa iba't ibang bansa. So, after ng Acta Diurna in Rome, 130 BCE, dumating naman na ang Libao in China, second century. So, yun talaga yung mga Chino, mga China na susulat na marami-marami. And then, kinakalat nila yung information sa iba't ibang larangan ng bansa. So, after ng Libao in China, in second century, Codex in Mayan region. O, Codex in Mayan region. Yan yung time na pinasabay na nila yung true painting and then pagsusulat para madali maintindihan kung ito talagang gusto nilang ipahiwatig sa maraming tao. So after that, so dumating after ng Codex in the Mayan, dumating din ang civilization when na dumating naman na bago like painting press using wood blocks. So yan yung matitigas na kahoy, tapos doon nila isusulat ang gusto nila. Then, slice na yun dyan parang candy. So, yun ang printing press using wood blocks in 230 AD. So, I have a short video. Actually, short lang siya. 3 minutes. So, take and watch this video. Thank you.